May tanong ko sa inyo, ano ba yung una nyong reaksyon nung nalaman yung pasok kayo sa top 48 sa third general election? At syempre, ano yung mapapangako nyo sa inyong ML Labs? Umpisa natin kay Mia ka. Nakamit si Mia kayo. Since ano nga po, hindi ko po talaga in-expect na makapasok ako sa MNL48 kasi may announcement na po na 36 na lang daw ko yung kukunin. And I frequently check social media platforms po. And napansin ko po na I'm one of the list of aspirants po. Kaya ayun po, laking gulat po na lang din po talaga na may mga nagtiwala at bumoto po sa akin. Kaya to everyone po, I promise na hindi po masayang yung votes and efforts you have done for me. Alam ko po yung industry na pinasukan ko, kaya ipapakita ko po sa inyo na I deserve this and all of your expectations will be put into waste po. Ako naman po, syempre, tinatatako po talaga na hindi po ako mag-expect or anything po. Pero I keep praying po na alam po ni Lord and God kung ano po yung desire ng heart ko. Kaya I'm so blessed po and naging emotional kasi nakabilang pa rin po ako sa third generation. And yes, yung mapapromise ko po ngayong third general election sa mga MN Loves and to everyone na magiging MN Loves pa lang. Kasi nung first and second year po, I haven't given a chance po to showcase kung ano po yung kaya kong gawin, kung ano pa po yung pwede ko pong maipakita. Pero I promise po today, this generation, this third general election, napapangako ko po na magiging worth it po lahat ng paghihirap nyo, paghihirap po namin, and lahat po ng votes nyo na binigay po sa amin. Kaya I promise na papakita ko kung ano yung makakaya kong gawin despite of the pandemic. And Thea, pa naman? Naghang ata si Thea. Oo, nagkaroon lang ng Lara problem. Muna. Lara. Hello po, natawaf ako sa mukha niya, Thea. Naghang siya. ito po. Nung in-announce Pinta 48, gulat po ako. Ganito mo yung gulat ko. Nani? May pasabas. Nani? Nani? Kasali ako sa top 48? Na? pero ano po, hindi po ako masyado nag-expect. Pero nasa ano ko po, isip ko, gusto kong mapasali sa top 48, ganun. Pero nakita ko naman po yung effort ng fans ko na bumoto, kaya medyo nag-expect ako na mapapasali talaga ako sa top 48 po. And hindi po ako magpa-promise na I won't do promise po. Basta ibibigay ko lang po yung best ko na mapasaya yung ML Loves. Si Thea naman, si Thea. Tensya na po, medyo ano po yung connection. Well, ayun po yung nalaman ko po na pasok ulit ako nung sa top 48. Medyo, hindi ko talaga yung na-expect eh. Parang, nagdo-double ano po. Nako, nagdo-double ano rin yung internet niya. Kinakabahan po talaga ako. And, yun lang din po pinaparami. Hello po, okay na po. Ayan o, kinabahan yung internet mo rin. Nagdo-double, alag din siya. Ano yung mapapromise mo sa yung ML Labs? Ano po, I'm gonna make this generation worth it po. And yun po, maging worth it po. And I'll do my best to let. Yes. So yun, thank you. Yes. Si Ella naman. Ella. Ako po, sobrang happy po and at the same time, grateful. Happy po kasi parang nabunutan ka ng tinik sa puso na yes, parang sure ba na pasok ka na sa ML48, ranking na lang. And ayun po, grateful po, syempre, unang-una sa Lord and sa mga tao po na tumulong sa akin para mangyari yun. And ayoko po mag-promise, pero gusto lang po sabihin na for the new journey na papasukan ko, new Ella, stronger Ella, and yun, supportahan niyo po ako. Thank you! Yes. Alisa! Ayun, sobrang unexpected po talaga kasi sobrang dami po naming naglaban-laban para makapasok sa slot. And for me,
lahat po talaga is deserving talaga makapasok. So, sobrang thankful po ako and happy na nabigyan ako ng chance maging part ng MNL48. And excited na din po akong makasama yung members and makasama sila mag-perform. So, ayun. Gusto ko din po mag-thank you sa MNLOV. Lalo-lalo na po sa Familyza kasi hindi po nila ako iniwan simula umpisa hanggang ngayon. Tapos, yun. Gusto ko lang po mag-promise sa kanila na gagawin ko po yung best ko, lahat na makakaya ko, and papatunayan ko sa kanila na hindi po ni masasayang yung vinotes nila sa akin, and para sa akin po kasi yung supportahan po lang po nila ko and i-appreciate nila ko, sobrang parang panalo na ako and sobrang tatak na talaga siya sa puso ko. So, ayun po. Frances? Nung nalaman ko po na pasok po sa 48, di talaga ako pinakaba ni Lord kasi pang-apat po akong tinanong sa buong 48. Kaya sobrang grateful po ako. Sobrang happy po talaga ako nung nasabi po yung name ko. Kasi nung second generation po, hindi po ako nakasali. Trainee po ako na second generation. Tapos napasok lang po ako sa member. So, yung fact lang po na grabe po yung support, grabe yung votes ng fans ko, ng family ko, ng friends ko, sobrang-sobra na po yun para sa akin. And I really don't want to promise, I'm just gonna do my best to make sure that your votes will not go to waste. Yeah. Trish, how about you? Nagulat po ako nung nalaman ko na pasok ako sa 48 kasi hindi ko po talaga ina-expect na ganun. Since hindi po ganun kalaki yung fandom ko. And, ayun, thank you sa mga nag-vote sa akin. Thank you talaga. And, I'm not gonna promise anything. And, I'll do my best na lang to make this third generation worth it. Yes. Kay Colleen naman, Kay Colleen. Last? Ako po, of course, being in the top 48 for the third time is so sobrang laking bagay po, sobrang honored po ako. Thankful and I'm very grateful. And to everyone who support me and to support our group, sobrang thank you po and nagpo-promise po ako na I will do my best this generation and hindi ko po kayo iiwan hanggat hindi pa tumatatak yung MNL sa industry nito. Yun lang po.